blue side, red side naman ng next play, Predator Solid. Naku po, medyo malabo ang aking... Oo nga eh. Pero ito, best sa red side natin, that is NXT Predator Solid. We have MB para sa isang thumbs, Yawi 4, the Kaja, Rene J naman for this, Hellcurt, Chester 4, the Joyhead, and H2 para sa isang Harry. Para naman sa Peso Esports, Gabo, para sa kanyang Kufra, Selenia naman, para sa Farsa Ming, for the Esmeralda Labarb, para sa kanyang Leomord, and Void for the YSS. At eto na nga mga kaibigan, mukhang lalaban na agad, Yawi, mukhang naging kalahati agad ang kanyang buhay dahil dun sa kayang ibigay na damage ng YSS ngayon. So NXP Predator Solid, sila yung team na sobrang aggressive, pero sa ngayon parang hindi pa natin siya nararamdaman or hindi pa natin nakikita. Pero speaking of hindi pa nakikita, eto na nga ata, nagpaparamdam na ang NXP na teka, mukhang kinukuha niya yung momentum namin na amin naman kaya. Kami naman kaya ang lalaban. Balik pero na rin naman kaya. Pero anyways, mga kaibigan, this is supposed to be sandwich play card for Peso Esports. Mga kaibigan, flicker out para kay Chester Reed or the Joyhead of NXT Predator Solid. And first blood of Kamkel, napatay. Nagkapatay na actually ating mga offlaners dito para sa ating laban. Ang buff na reset. So another one, pumasok nga lang dito ang isang Kufra with that flicker out. Dalawa ang possible kill. Samahan pa rin isa, that is going to be a double kill. Oh, double kill pa nga. Plus, maadang level double. For yun. KH2O. So, nabigay niya ang kanyang Jaman Force. Mukhang eto na nga ata ang pagbawi ng NXP Predator Solid sa laban na to. So, ano nga ba ang kailangan gawin ng Peso Esports? Kailangan ba nilang i-maintain uli yung mga linya? Kailangan ba nila ulit makapag-firm ang isang YSS? O papalag at papalag sila? O magiging kalmado lang sila sa early stage of the game para at least kahit pa paano makakakuha pa rin sila ng objectives? So, tignan natin. Oh. So, tignan natin guys. Kita natin for Predator Solid. Medyo, ano lang din naman. Pero nice play coming from this team. Actually, ngayon sa ating laban, we have Chester here. Napaganda performance niya with this ejector. Kapitan! Nga pala, Kapitan Chester ngayon sa ating laban. Kita natin, grabe yung zone natin nagagawa. Usually, ang Farsa na zone out. Prefer NXT Predator Solid, NXP ang nang zone out. Oh, yun yung maganda ngayon sa pag-invade nila eh. Na level gap nila yung mga heroes na dapat level 4 na ngayon kung hindi nakuha yung buff na yon. Pero Yawi dito, tamang lipad lang, nagpapanggap na mulawin dyan. Pero teka, mukhang kaya nang humigit. Pwede pa nga itong YSS kung sakasakali man. Pero yun na nga lang daw isa, Weaver burst down nga nila. And the Zaman Force has been already casted doon. At napatay agad nila ang isa sa players ng Peso Esports. Pero si Void mukhang gugustuhin pa ni H2. Ang sakit na, ang sakit na nga single fusion dito actually guys ng isang harit ngayon sa ating labi. We had a flicker out for the Joyhead on this game. As you can see for Peso Esports, that is going to be Esmeralda doing the objective for the team. Although for NXP, napaganda ginagawa nila, hindi talaga binibigyan ng opportunity dito magka-secure ng buff ang isang YSS onto the middle lane. Kita na naman natin the Dark Knight Falls. Kurot na ang noot. Napakalikot talaga ng Hellcurt dito under the threat, mga kaibigan. Medyo na pasobra lang yata ang sa player dito, confirm na next Predator Solid at makasasama pa ng isa. Pero nandito na ang Falling Starmon na sa player confirm Peso Esports. MB medyo na napalalalim lang din naman, mga kaibigan. And a disengage ngayon sa ating laro for this both teams. Ito na nga ngayon, mga kaibigan. Kanina, ayan, lumiwanag na. Ayan, maraming salamat sa pagliwanag ng aming buhay. Pero ito na nga, natalbugan pa yung dalawa. Hindi maka... Natouch dito ang isang Hellcurt or isang Harit kasi nga tumatalbog eh. May bouncing ball na naibibigay. So napatay pa dito si paring H2 Plus. Makukuha pa yung ng Peso Esports yung objective nila mismo. Kasi kanina nadedenyan sila eh. Kaya nagiging mahirap din yun para sa kanila. So, labarda. So for ngayon guys, although 6-7 natin score, we can see an unstoppable force for this Joyhead. Grabe mag-zone out, no? Yung Joyhead. Kasi talagang binibigyan na space, and that is going to be a shutdown here for this Joyhead onto this game. 6-8 is the score. We have 2-1-1 KDA for Chester here onto this Joyhead. More on map vision ginagawa plus the zoning out onto this NXT Predator Solid team. But anyways, this is the blue buff or actually violet buff. Bouncing ball, pinasok. Divine Judgment, mga kaibigan, Gabo, wala na buhay. And a kill for Rene J with a Hellcurt onto this NXP Predator Solid squad.
Nako, yun yung maganda sa ginagawa ngayon. Pero Chester, kailangan tumakbo kasi mamamatay na siya dito. Hindi nakuha yung kabayo dito, mga kaibigan. Pero Renj, galit sa bawig ang kanyang kanina kasi nahirapan siya dun sa top lane or sa bottom lane eh. Pero ngayon, ito na yung pinapakita nila na NXP Predator Solid is back with another vlog, mga kaibigan. Talagang gigil sa ating game number 2. Bottom lane na lang yung gusto nilang kuhanin. Ready with another vlog, mga kaibigan. Kasi sa bottom lane, dalawa or apat ang place dito. Confirm NXT Predator Solid sa mama pa ng isa. Pero H2O with the kill, mga kaibigan. Nako po, Feathered Airstrike with a Suicide Ultimate coming from Sparsa, guys. 6-12, kalahate, plus 13 objective here for NXT Predator Solid. Si Gabo naka-ready for that initiation play. But again, this is a level 9. Harit, mga kaibigan. The Dark Knight Ghost naman para kay paring Renj at kita natin. Si Gabo tumatakbo para sa kanyang buhay. And a kill spree for H2. Napakagandang pasok or napakagandang backup actually coming from this NXT Predator team. Kasi patakas na eh. Ako patakas na pero nakakawala pa eh. Yun din yung magandang ano, para sa akin na yung pagkuha nila ng Hellcurt is napakaganda. Kahit nasa ang linya siya, basta ma-proc niya lang or mapindot niya lang dito ang kanyang Dark Knight Force, malaking tulong na yun kahit wala siya mismo dun sa clash na yun. And nakita naman natin kanina na hindi alam ng, uy, nagkasundanan sa kabilang mapa, mga kaibigan. Lungan, lumundag ng ano, ng ibang laro dito. Pero Renj, mapapatay pa nga. And shutdown yun para sa kanya. Medyo nahihirapan siya. Malalim kasi. Best, parang lamang dito, huwag na natin sugar coat, lamang talaga dito yung NXT Predator Solid. Kumapansin natin sa mapa ng team na to, wala pa nasisira. Actually, yung PC Esports, pero si Yawi, mga kaibigan, with a flicker out. So, mama naman si H2 with a counter kill or counter play for NXT Predator Solid. Grabe, sayo-sayo lang. Watch me, Nene, double kill agad. Wala nang tulong ng iba. At kita natin damage dito. Pinasok pa with that unstoppable force. Pero nga, sinali sa pader. Feather airstrike, pero triple kill para kay H2. Make it maniac, make it savage, make it happen. Pero, wins by wins for this Farsa. Medyo tatamaan ata ng ibong Adar na dito. Pero parang ang nangyari, H2 versus ano, sa lahat eh. No? Ayun against yung, all odds. May oh, naman ganun? Oo, meron. Ano meron yan? All. Nakalimutan ko na yung tono, pero merong kantang against ganun. Against all odds, Char. Pero anyways, mga kaibigan, ito na si Renj pumasok sa may bandang likod. Almost kalate na yung buhay. Pero H2 with that backup. Gabo with that bouncing ball. Tinamaan ang arrow dito. Si parang Yawi natin. And H2O almost low life. Pero there is the aggressiveness. Let's not forget, NXT Predator Solid with his 20 hero kills against 7 hero kills of PESO Esports. Sobrang laki na kalamangan in terms of gold. Ibang NXT tong game number 2 ah. Para sa akin, parang ibang NXP yung nakikita ko ngayon. And H2 dito doing a great job talaga. Literal na sobrang ganda ng kanyang pinapakita ngayon. May Holy Crystal na din pala sa kanya. So every time na nagkukrono the shot, na free hit niya yung mga players dito ng PESO Esports, nasasaktan na sila. So parang para sa PESO Esports ngayon, hirap na silang lumabas kasi dun sa binibigay na aggression dito ni Chester. Si Chester yung nagbibigay talaga ng vision para sa kanila eh, which is really good. Nako po, tignan natin kung ano bang pwede. Nako po, guys, top farmer ngayon para sa ating lab. Basag, 7k malaki. Gold. Malaki. Napakali, guys. Napakate. Calamity Reaper plus the Holy Crystal ngayon for this. Pinasok pa, mga kaibigan, si H2 with Legendary Bouncing Ball. Napakahirap na pigilin. Pinasok pa. At tinerejo na kanyang Choi, nakakampi. Parang, kaya mo na to. Let's go. Iba to nakita. And bot lane, inhibited turret na. Sila din ng NXT Predator Solid. Again, 722. We have Queen's Wings for MP ngayon. Grabe talaga. Napakasakit, mga kaibigan. Wala talaga ako masabi, masakit. Matik talaga yung pwedeng ibigay na damage ni H2 ngayon. Ito yung NXP Predator Solid kanina. So talaga namang gigil. Uy, Renj, hindi pa rin tapos, mga kaibigan. Pero yun na nga, ang ating game number 2 ay mapupunta sa NXP Predator Solid.